Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Hindi lang yung kayo ay hindi dapat magkaka-COVID kasi ang COVID ay mayroong mga side effects. Ano po? Nakwento ko na ito. Yung amin pong isang pari sa Maynila, nagka-COVID, ngayon po ay naghahanap ng kidney donor kasi ang side effect ng COVID ay nasira po yung kanyang kidney. Nabuhay ka sa COVID, I mean, gumaling ka, pero yun ang iyong epekto. Nakakalungkot. Kaya ingat, ano po, kahit kayo po ay asymptomatic, you do not know ano ang pwedeng side effect na dinulot sa inyo. Kaya ingat po palagi. Ano po ang tanong? Father, yun po bang pinaglagyan ng kandila, na blessed din po ba yun? Pwede po ba yung itapon? Ano po? Nung una, hindi ko maintindihan yung tanong. Yung pinaglagyan ng kandila. Kasi yung pala, pag kayo pala, pwede nga pala kayong bumili ng kandila na meron ng lalagyan. Ano po? So, nung pinabless daw ba yung kandila, kasama daw ba sa blessing yung lalagyan? So, kung pinabless yung kandila, nabless yung lalagyan, so ano pong gagawin doon sa lalagyan? Ganito po yan. Ano po? Ganito yan. Pag nagdadasal po tayo, before meals, kasama po ba yung pinggan? Parang ganun yan, hindi po ba? Ano? Pag kumakain ka, bless us, O Lord, in these thy gifts we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Kasama ba yung pinggan? O yung pagkain lang? Di ba? Ay pag sinabi mong kasama yung pinggan, ay dito yung kumakain ka sa restaurant, dapat inuuwi mo kasi kasama sa prayer eh. Di po ba? First, I always say this. Every time na nagpapabless kayo, pinggan, hindi, sasakyan, bahay, religious article, if you notice, the prayer of blessing is always for the one who will use it. Pag nagpa-bless kayo ng sasakyan, ang prayer of blessing, yung sasakay, ang hinihingi natin ng blessing ng bahay, yung titira, hindi yung bahay. Kaya nga pag nagpa-bless kayo ng sasakyan, na-bless. Pinagbili niyo yung sasakyan, hindi yung pwedeng, uy, bilhin mo na yan, na-bless na yan, si Father pa nag-bless yan. Ano pa? The blessing will not go with the car. The blessing will remain with the owner of the car. To the owner of the car. Ano po? So, kung napansin nyo, prayer before meals, bless us, O Lord. Hindi yung, di ba? Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive. Palaging yung kakain. Yung kakainin, secondary na lang. Hindi naman, bless us, O Lord, in these thy gifts we are about to receive, including the plates, the glass. Ha? Hindi naman. So, anong gagawin po namin, Father, sa pinaglagyan ng kandila? Ay di, pwede niyong itapon. Meron pong nag-i-email. Ano? Yung ibang mga tanong, nasagot na yan. Anong gagawin namin sa putol-putol na rosaryo? Anong gagawin namin sa ano? Napudpud na kandila, nabasag na imahin. Ano? Anong sabi ko dyan? Ibaon sa lupa. Kung wala kang lupa, balutin ng maayos sa plastic at itapon. Ano po? Remember, the prayer of blessing is always for the recipient, yung gagamit o may-ari. Yung may-ari.
Of course, hindi mo naman porke tapos na ako kumain, babasagin ko na yung pinggan. Ha? Huhugasan yun. Huhugasan para magamit uli. Para magamit uli. So, doon sa tanong, anong gagawin namin doon sa mga kandilabra? Ha? Diba? Yung mga lumang lalagyan ng kandila na wax, hindi naman namin tinatapon yun. Kasi pinaglalagyan pa uli namin. Pinaglalagyan uli. Ang mahalaga, una, ang binibless ay yung gagamit. Ano po? Binibless, yung gagamit. Yung gagamitin, ha? Pag tapos na, tapos na. Tapos na. Ha? So, we must also learn how to dispose things that was blessed. Pero mahalaga kung ano yung pinagdasal. Ha? Kung ano yung pinagdasal. I hope I answered your question clearly. Ha? Ang laman lang po ng isip ko yung pong lalagyan ng mga baso-baso. Ng baso-baso ng kandila. Kung anong gagawin. Ano po? So, tapos na yung kandila. O di pwede na pong gawan. Ano po? Kung malaki-laki yung lalagyan ng kandila, baka pwedeng flower base. Hindi ko alam. Ano pa? You know better because kayo po ang meron niyan. Kayo pong may hawak. Kayo may hawak. Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. God bless.